Kagising ko po. Ginagising ko po si mama ko. Pagkalas ko po sa isingin, magluluto muna po ako ng kanin para pagkaumagahan na po. Sila, mama, papa ko po sa mga kapatid ko. Kumain po sila bago po sila pumasok sa trabaho at sa school. Ako po, ginagising ko po si mama ko para pumunta po dito. Tara na, malis na tayo. At saka mga kumuha ng bulaklak. Sa pagkalating po sa bahay, magtutungin na lang po magtutusok ng isang pagdita. Sanay naman na po ako. Pero hindi pa po ako sanay. Nangirapan talaga ako. Ang Dizon Cosme Sampaguita Garden ang nag-iisang Sampaguita Farm sa Tarlac. 5,000 square meters ang lawak nito at may 3,500 na tanim na sampaguita. Pag-aari ito ng nurse na si Paul Lawrence Dizon. Mahigit isang taon nang nakikipitas ng bulaklak dito, ang 16 na taong gulang na si Yang Yang. Pasakay ako ng sasakyan na may bata na lumapit sa akin, si Yayang nga. Ang sabi ni Yayang, "Sir, sir, pahingi ako nung pinamimigay mo. Sino ba nagsasampagita? Kasi imposibleng ikaw, bata ka." Ang sagot niya sa akin, nagtutuhog po ako, nagtitinda rin, tas po, nag-aaral din. Binabayaran nila ng 160 pesos kada plastic ang nakukuha nilang bulaklak. Dalawang oras sa umaga, kumukuha ng sampaguita si Yang Yang. Okay. 80 pesos ang bili nila sa kalahating plastik ng sampaguita. Makakagawa sila ng 100 piraso na kwintas dito. Pagkabayo ko po, sinasamahan ko po si papa ko ng alakal. Pagka ano po, doon lang po sa bahay, naglalaba. Inano ko po yung mga kapatid ko. Para malinis rin po sa lang tingnan. Tapos po, pagka ano, may tinda, nagtitinda na lang po ako. Ano tinda? Tinda po yung mga gulay-gulay. Pagka may natupog, may nakikita po ako. Saba ka nang hindi magastos? Nala, matita ka nga, alala, ano ka? Bakit tayo magtagit ang buhay nyo? Tatagala ka niya yan sa tingin nyo. Ang pangan halos.
mo. Yun. Higit na mo. Sampung piso kada tatlong kwintas ng sampagita ang benta ni Yang Yang. Isa sa aning na pamilya sa barangay Karangian sa Tarlac City, si Yang Yang na kumikita sa pagsasampagita. Kasi mas magaan po kaysa naman po sa mga ngalakal po. Kasi pagkasama po namin yung mga anak namin pag nangangalakal, naanon po sila namamalimos po kasi noon. Kaya nung dumating po yung sampagita, hindi na po sila namamalimos. Nagtitinda na lang po sila para hindi naman po sabihin ng ibang tao na yung mga anak ko ay namamalimos lang. Mas maganda na po yung magtinda po sila. Mas gusto rin ni Yang Yang ang magbenta ng sampagita kaysa mga lakal. Thank you. Mas okay na po sa akin yung nagtitinda ng sampagita kaysa sa pangalakal. Kasi po, makita ng ibang tao dalaga na po ako. Tapos ganun pa po yung trabaho ko. Ay, mas maganda po yung nagtitinda na lang ako kaysa nangangalakal. Mga empleyado ng Kapitolyo ang karaniwang suki ni Yang Yang. Hello. Ako naman po, kasi lang minsan mahirap, minsan madal. Kasi po, pagka ano, wala kang binibili, minsan po matumal. Yun, wala naman po kanyang mabit na pagbilihan ng wala na po kami ibang mapagtitindahan. Ayun, tumitis na lang po ako. Kahit mahirap. Malakalak po. Hindi siya makakapasok sa eskwelahan. Kailangan niya kasing ubusin ang sampagita para may maibilis siya ng pagkain para sa mga kapatid niya. Parang hindi rin po ako masaya. Kasi po parang pagka nag-absent po ako, pagka ano, kabukasan na po nun, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa school. Nangalagin po, baka ibabagsak po ang advisor ko. Sabi po ng teacher ko, bakit ka na naman late? Late po kasi ako, kasi po, nagano pa po ako sa bahay, naglinis pa po ako, hindi pa po ako. Hindi ko, inano ko muna po yung mga kapatid ko bago po ako.